Magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan. Muli po, nagbabalik ang Debaters Convention Official for Public Live Streaming Debate. Narito po muli ang mga magkakaibigan through online upang pag-usapan ang kanilang paksang sinangayunan sa kanilang kababayan. Para po sa inyong kaalaman, ang grupo namin ay bukas para sa lahat ng mga naisumali, Bible believers ka man o hindi. Kung may pananampalataya ka na narito subukin ang iba laban sa katotohanan ng pinaniwalaan mo, welcome ka sa aming grupo. I-search nyo lamang po ang Debaters Convention Group sa Facebook. Mag-join at comment lang at ipapasok ka namin sa aming group. Ipapakiusap lang po namin sa lahat ng aming viewers. Pakiibasan po ang password sa comment section para tuloy-tuloy ang inyong panonood sa aming mga videos. Ulitin ko po, no word. Ngayon, dumako po tayo sa kanilang paksang pag-uusapan. Paksa po kanilang pag-uusapan ay patutunayan mo na ang kautusan ng isa't inibigay sa Iglesia sa ilang ay ang kautusan pinagtibay ni Kristo para sa Iglesia base sa Mateo 16:18. Affirmative, rendero, negative, dense, oblast, sermon. Okay? Ang mga rules po na ipapatupad sa debate ito ay 15 minutes presentation both sides, tapos 10 minutes cross-examination both sides, tapos susundan ng first rebuttal 15 minutes both sides, tapos cross-examination ulit 10 minutes both sides. Pagkatapos niyan ay 10 minutes conclusion both sides. Ang rules po natin ay ito. Rule number one, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi nalampas sa 20 segundo. Number two, kung walang sagot sa categorical question, next question agad. Number three, kung anong tanong yun lang ang sasagutin. Number four, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itindig ng affirmative o ng negative sign. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaaring magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatagan o hindi inilatag. Number 5, ang debaters na makakatanggap ng tatlong warning mula sa moderator ay may kaukulang disina, pabawasan ng isang minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o dadagdagan ng isang minuto kung ang tinatanong naman ang paglalakatan. Number 6, out of the topic are not accepted. Number 7, no side comment. Number 8, no unpro attitude. Number 9, ito lamang ang ira ng pagsasaan bilang pagsasayos ng debating ito. Tumasayon ba ang magkabilang panig? Opo, opo. Negative at saka permanent. Isang ngayon sila. Okay. So, umpisa tayo para sa affirmative side, 15 minutes presentation. Brother Rene Zero. Timers. Ready na? Okay, timer will start at 6:42 till 6:57. Timer starts now. Okay, shalom aleichem. Ang kapayapaan ni sumaatin. Purihin sa Yahweh Elohim ang kanyang anak na si Yeshua Hamashiach at ang Ruach HaKodesh na Espiritu sa patuloy na pagbibigay ng probidensya sa ikalatago ng kanyang mga salita ayon sa banal na kasulatan. Maraming salamat sa mga admin grupong debaters convention sa batbatang F group na ukol sa pangpapananampalatayang usapan. Maraming salamat din sa aming recorders, Brad Cardinal, sa aming moderator, si Brad Matusalem, sa aming keeper, si Grace Barrios, sa aking katunggali, sa pagkakataon ko na si Ganesh Monticalvo, na isang freelancer. Sa lahat ng mga giliw na mga taga-pakinig at sumusubaybay sa talakayang ito. So, magandang gabi sa inyong lahat. Shalom. Okay. Sa aming talayan sa oras na ito ay patungkol sa mga kautusan ng Diyos, Diyos ng Israel, na ibinigay sa iglesia sa ilang, na siya, yun yung Israel, no? Sa Gawa 7:38. At ang kautusan ay pinagtibay para sa itinatag na iglesia sa Mateo 16:18 ng Panginoon Hesus Kristo. Pag-uusap nito ay ayon sa banal na kasulatan. Ganito ang sabi ni Yahweh Elohim sa Isaiah 34:6, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang.
walang nangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos na aking bibig at nisa sila ng aking espiritu. So, tinutukoy na aklat ng Panginoon dito ni Isaiah ay ang Torah, yung aklat ni Moses. At sabi sa Daniel 10:21, ito ay kasulatan ng katotohanan. Sinasabi sa Nehemiah 8:8, ito ay ang katotohanan ng Diyos o ni Elohim. No? So, naanyayaan ko po na inyong siriin at subukin ng mga maririnig ninyo sa aming dalawa na aking kaiba sa pananampalataya gaya ng pagubili ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonica 5:21. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Upang ma-resolve ang mga issue at kapagtima ng usap nito, kailangan po natin ng mga saksi. So in this case, ang saksi po natin ay ang banal na katulista, no? Yung mga propeta, sulat ng propeta at mga apostol. Okay, so sabi rito sa Deuteronomio 19:15, sa bibig ng dalawang saksi o sa bibig ng tatlong saksi ay pagtitibayin ng usap. Ganun din ang sinasabi ng Panginoon Hesukristo sa Mateo 18:16. Okay. Otherwise, kung walang ibay na kabayan ng ating pinanindigang aral, ay maaaring mahulog tayo sa sinasabi sa 1 Samuel 15:23 sa magandang balita Biblia sa basahin ko. No? Ang pagsuway sa kanya ay ang sama ng pagkukulam at ang pagpapalagay pagsar sa Hebrew. Tulad ng pagsamba sa mga propeta na sulat ng propeta. Ang synonym po nung apostol sa English ay kinuha, palagay, akala, kapantaha, kapangahasan, o sariling opinion. Yan po yung supplied meaning yan, patsar. Kaya mapapanganib po ang implikasyon kung para na atin hanggang sa ating kinikilalang mga mangangaral sa inaanibang iglesia ay puro lamang presumption, sariling akala, haka-haka, o kuro-kuro lang niya. No? Dahil ito po ay mahulog sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi sa Santiago 1:8, ang ganito, ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad. 7, sapagkat huwag isipin ang taong yaon na siya'y tatanggap ng anuman bagay sa Panginoon. Bilang premise, akin po muna ipakikilala at tatanyag ang karakter sa Hebrew, ang ibig sabihin ng karakter ay Shem, ni Yahweh Elohim. Dito po mababasa natin sa Exodus 20:5-10. Akong si Yahweh mong Elohim ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin sa space. At pinapakitaan ko ng kaawaan, okay, ang libu-libong umiibig sa akin at tutupad na aking mga utos. Yun yung kondisyon niya upang kaawaan niya. No? Umiibig sa kanya at tumutupad ng kanyang mga utos. Mababasa natin to dun sa sinabi niya sa Bundok Sinai, no? Exodus 20. Okay? Sa ang sabi ko nga, yung Shem sa Hebrew, H-8-34, ay character or name. Halimbawa, ito sa Exodus 34:14, sabi dito, no? Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat akong si Yahweh, ang angal ay mapanibuguin, ay mapanibuguin ng Elohim. So, yun yung pala yung pangalan niya, character niya na rin, mapanibuguin siya. Yan po ang kanya, no? So, sa Exodus 34 sa history natin, no? Si Yahweh ay nagdaan sa harap ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin. No, isa pang karakter niya yan. Mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong pinatama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Isa pang karakter niya. No, tinutupad ko ang aking pangako. Yan pa. Tumutupad sa mga pangako. Maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanang kasamaan. Suway ang pagkakasala, ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang mga pagpaparusa ko hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi. Okay? Sabi rin dito, Deuteronomy 7:9, talastakin mo nga na si Yahweh na iyong Elohim ay isang asiyang Elohim
ang tapat ng Elohim na nag-iingat ng tipan. So nag-iingat po siya ng tipan. At nangagagawad ng kagandahang loob ng mga umiibig sa kanya at tumutupad ng kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Okay, nung sinabi po ito sa Sinai, or sa may ano, sa may bago sila umuwi sa Ilogordan ng Diyos, 1,000 salin ng ilang salin lahi na po meron ng tao wala doon. Sa palagay ko, hindi pa naman po inaabot ng 1,000 salin ng lahi. So itong salita na to ay mananatili hanggang katapusan. No? Yung pong pinakaano niyan, context niyan. Okay, sabi po niya no, ni Pablo sa Roma 2:23, ikaw na nagmamapuri sa katotohanan, sa iyong pagsuway sa katotohanan, ay mawalan mo ng puri ng Diyos. Sa 24, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa ilong ng susulat. So ito palang mga kautusan na to, may kaakibat na ano, no? Yung pangalan kasi niya palagi nakatos doon sa kanyang kautusan. Kaya binasa ko po, palagi may Yahweh, may Elohim, nakalagay po palagi doon. Kahit basahin po lahat. So ito pa kautusan na to, yung pangalan niya, pagka inano niyo po yan, hindi sinututos niya, ang nangyayari po ay ano, niwawalang puri ang Diyos, no? Nalalakit ang pangalan ng Diyos, yung karakter niya, yan po ang napanganib diyan, no? Sabi po rito sa Deuteronomio 10:12-17, pero mababasahin ko na lang po ay yung 17 dahil masyadong masirin po yung oras ko. Sabi dito sa 17, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Ayan po lang yung klase ng Diyos ng Biblia, no? Ang Diyos ng Israel ay hindi siya nasusulan, no? So, kapangyarihan sa lahat. So, sabi po rito sa ano po ang qualities or attributes pa na tao katangan ni Yahweh Elohim. Sabi sa unang Samuel 15:29, magandang balita Biblia. Ang luwalhang Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ng isip. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago ng isip. Sa bilang 23:19, ang Elohim ay hindi tao nagsisinungaling. Yan ang tao magsisisi. Sinasabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinasalita ba niya at hindi niya isasagawa? Okay, sa malaki na stress sa is, sapagkat ako, si Yahweh, ay hindi nababago. Ganon din ang sinabi ni Pablo kay Tito, no, sa unang Tito 1:2, sa kasasabing walang hanggans na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng panahong walang hanggan. So hindi pala tinungaling ng Diyos na to na aking kikilala. No? Ang namang prinsipyo ng Diyos kapag kanyang salita at ipan ang pag-uusapan. Ang salita ng Diyos ay hindi ilipas, sabi sa Isaiah 40:8. Okay? Sabi rin sa awit 146:6, na gumagawa ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat na nandoon, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman. Ano ang katotohanan na tinutukoy ni Haring David dito? Okay, punta natin yung kanyang ibang ano, sulat sa awit 119:142. Ang katwiran mo ay walang hanggang katwiran. At ang utusan, Hebrew, Torah. Utusan mo ay katotohanan. So yung palang iniingatan niya katotohanan na magpakilaman ay yung Torah. No? Ayon sa 119 ng Psalms. 119:142. Ano naman katotoo ng anak ni Elohim? No? Yeshua. Sabi rito sa 1:17. Pakabanalin mo sila sa totohanan. No, ito na naman yung katotohanan. Ang salita mo yung katotohanan. So yung Torah, yung salita ng Diyos, yun po yung katotohanan. No, sabi niya, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Napaka-impact po yan. Na ang katotohanan ay yung Torah,
kasi ang salita ni Yahweh Elohim, tunay ba ang katotohanan ng salita o Torah, ni Elohim ay magpapabanal. Sabi ulit sa ano, sa Awit 17, ang Torah ni Yahweh o ang kautosan ni Yahweh ay sakdal na nagsasawin ng kaluwa, ang patotoo ni Yahweh ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Papapantas pala to. Sa 8, ang mga tuntunin ni Yahweh ay patuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ni Yahweh ay dalisay, nagpapaliwanag ng mga mata, nagpapaliwanag din ng mata. No? Sa 9, ang takot kay Yahweh ay malinis, na nanatili magpakailanman. Ang mga kahapon ni Yahweh ay katotohanan at lubos na matuwid. Last 2 minutes. Okay, salamat po. Sa Romans 12, sabi ni Pablo ganito, kaya nga ang utosan, yun yung Torah na tinuturo niya, ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. So, pares lang itinuturo na ni Pablo, no? Ito ang katunayan, si David ay pinanauli ng utosan ni Elohim, ang kanyang pagkataong loob. Sabi sa Psalms 23:3, kaliyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Ito si David po ang sasita ito, no? Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Sabi naman ni Pablo, Erin, isang pagsiyo si Pablo, no? Mula ang kanyang ni Benjamin. Okay? Pinapanauli din ng kautosan ang kanyang ano, pagkatalo. Sabi sa Roma 7:22, sapagkat ako'y nagagalak sa utusan ng Diyos ayon sa aking pagkataong loob. No? Si David sabi niya, aking kaluluwa. Si Pablo sinabi niya, pagkataong loob. Sa 25, Roma 7:25, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinagkapilini ko ng aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Ito yung Torah. Tatapat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Meron tinatukoy na dalawang klaseng kautusan dito. Kautusan ng Diyos, kautusan ng kasalanan. So, mamaya, maikatso po yan. Sabi sa 25 Gs, lahat na landas ni Yahweh ay kagandahang loob at katotohanan. Sa mga gayon na nag-iingat ng kaniyang tipan at kaniyang mga patotoo, sabi sa Awit 89:34, ang tipan ko'y hindi ko sisirain. Ganun. So, napakalinaw ang pagpapakilala sa atin ng banal na kasulatan kung so, ano ang natin. Kaya nga tunay kung nagkapiglini ko. Salamat. Salamat. Ayan, time's up. Yun po yung 15 minutes observation ng mga gayon na nag-iingat ng kanyang tipan at kanyang pamapatutulo sa Awit 89:34, ang panto'y hindi sisilangit. Sa mga gusto sumali sa isang gawain. So, napakalinaw ang pagpapakilala sa atin ng nanaksutan kung ano ang natin. Kaya nga tunay kung nagkabiglini ko. Nakangarami ang kanilang paniniwala. Biblical believers naman, hindi ka dito kapatid. Ba, some timers, mayroon ka bang 10 minutes cross-examination by the negative will start at 6:58 till 7:08. Timer starts now. Hello, rinig ba ako, bro? Rinig. Rinig, pero hindi masyadong malino. Pero okay lang. Okay. Bro, napakaraming talata na napit mo. Isang ayun sa paksa na pinatunan saan mababasa sa lahat ng talata na namin mo. Ayong binigyan po sa ilang ay pinatibay ito sa Iglesia sa Matitin. Doon po sa mga pinahayag ko na yan, halos na sa ano pala po kalagitnaan na aking presentation. So, hintayin mo po sa susunod na tindi ko kasi nabitin ako sa oras. Pero bakit din sa mga ano ko, nagsip po ako ng mga talata, lalo na yung 1:17. Diba? Sinabi nyo lang, pakabalilin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo yung katotohanan. So, yung salita ng Diyos na tinutukoy na makapapanal, yun nga, sabi kong nakinig na mabuhi sa aking paliwanag, yun yung Torah. Pwede pati tingin ko sa explanation.
minutes ba? Ilang seconds 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 ba? Hindi natin. Kasi yung ating rules, kapag categorical, meron siya 20 seconds. Pero sige, ano natin yan para ano? Masyadong mahaba. Oo, medyo mahaba. Sige. So, 20 seconds na categorical man o hindi. No. Baka hindi naman makunsyong yung kanya oras. Okay. Sige, tuloy tayo. Okay. Ito ang sa ngayon ka ba na ibigay ng kautosan doon sa tao sa wilderness sa bukid na ito ang pinalawag na kulunan pagdating sa bagong ano pa mo? Ngayon ka ba na kautosan na ibigay doon sa ilang no? Doon sa bukid na ito pinalawag na pagdating sa bagong pinalawag ngayon ka o hindi? Pero ano yun, yung tipan kasi yun, hindi ba ako ulit mo? Nagdolo ko yung ano mo. Cut the time. So yun, nawala si Benz. Hindi ka na, Benz? Malinaw. Medyo. Sige. Okay. Ilang luto pa, Sister Grace? Timer. 9 minutes. Okay. Tuloy tayo. So, itong sunod ng girlfriend. Ayun ba si Ron, yung kautosan na ibigay na sa itong Israelita doon sa buwid ng Sinai, ay ito yung kautosan na matandang dating ng bagong pipan? Ayun ang tinitindigan ko, Apo. Apo, okay. Tinitindigan mo na yung kautosan na binigay sa ilang doon sa buwid ng Sinai, ito yung matandang. Ayon ba sa pag-uipan sa Hebrew 8 verse 38, ang nakasulat po ay hindi ng Kristo o lilipas ng Kristo na ito? Hindi ko ganun po. Mahina pa ba? Sayang naman yung mga... Ano eh? Lutang ako dyan salita ko, bro. Para kang... Good evening, listeners. Nakikinig po kayo sa Debaters Convention official. Tuloy-tuloy po tayo mga kabatid habang hinihintay natin si Brad Negative. Bilang paalala sa mga gustong sumali sa ganitong gawain, mag-join at comment lang po sa aming Facebook sa Debaters Convention group. Open po ang aming programa sa lahat ng mga naghahangad na ibahagi ang kanilang pinaniniwalaan. Biblical believers ka man o hindi. Pwede ka dito, kapatid. So, para sa mga latecomers, ang paksang pinag-uusapan po natin ay patunayan ni Mr. Renmiro na ang kautosan ng Israel na ibigay sa Iglesia sa Israel sa ilang ay ang kautosan pinagtibay Kristo para sa Iglesia na itinayo ni ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 16:18. Shout out po tayo sa mga listeners natin kay Brad Kevin, kay Brad Bong, and Brad Boots. Okay.
proceed tayo sa negative side examination. You still have 9 minutes left. Timer starts. Okay, sige, diretso. Okay, medyo sige. Okay. So, tatanggok niya rin ako. Sinabi niya ako na yung toto sa ilang lupit ng sinay, yun yung naging nanggit ng ito pagkakalang. Tanong ko sa kasano, di ko sa bangkit na nakulat, ibang matandang ipan, ayaw ka sa nakaskula bro, third ay pinag-ibay ko lilis. Wala po kasi sa original yung covenant na kasulat, no? Implied lang yan, sinulat. Hindi ko tatanggapin yung tanong kasi yung sa original niyan, wala po yung covenant na kasulat. Naka-itali po yan, implied lang. Isininit. Next question, next question. Next question. Ano? Ang tipo na ginawa Diyos o ang gusto nila ayon sa probasta sa Jeremiah 31 sa Hebrew 8, yun ang tibay ni Cristo umuha siya ng abang tibay. Yung po kasing nakasulat sa Jeremiah 31:33. Kasagot ko patit. Okay. Pinagtibay niya nga po yung istan ko. Yung pong kautoy na kasulat na kapit na po, kapit na po. Hindi, sasagot pa kita. Yung kautosan na tumutuloy doon na sinulat sa tapos ng bato sa script dito, sa scrolls, yun din yung kautosan na isusulat sa puso. Kung titignan po yung libro doon, Torah, na nakasulat doon sa kautosan na yun. Ay Torah. Okay, question ko. Ang nakasulat sa Jeremiah 31:33, pinagtibay, umuha ng bato. 30 po yun, hindi 30:31. Yung pong kautosan, ulitin ko, yun po yung sinulat sa puso. Hindi na kautosan na sinulat sa ano, sa tapyas, sa scroll. Tawag doon, Torah. 31, okay. Sabi mo, yung sinulat ni Pablo sa Hebrew 8, ang nakasulat ba dito ay kagaya o hindi kagaya? Yung panay na bago. Ang hindi po kagaya doon yung pinagsulatan. Yung isa po, sinulat na kapit ng bago sa kanyang sulat sa papel or sa scrolls. Yun naman yung isa, bago, yun naman yung isinulat sa puso. The same content. Kautosan, may Torah. Simlo. Ano pa ang tipan ang sinato ang nakasulat sa tipan? Yung mismong nakasulat sa tipan, yun yung tipanan. Okay. Yun yung tipan. Okay. So, kung nakasulat sa tipan ang sinulat, saan mo basta na ang sinulat sa bang tipan ay nakasulat sa bandang tipan? Ano doon na sa Jeremiah 31:33? Sabi doon, Sa English ko babasahin na the scriptures 2009, no, Messianic Edition. Sabi ito, this is the covenant I shall make with the house of Israel after those days, declares Yahweh.
I shall put my Torah in their inner parts and write it on their hearts, and I shall be their Elohim, and they shall be my people. Yung Torah, yun yung i-translate na kautusan, yun yung isusulat sa puso. May Torah, sabi sa Hebrew. Next question. Okay. So yung Torah at tukoy yan, ayon sa pinaliwanag mo, yan ba yung sampu utos? Kasama ang sampu utos sa Torah. Hindi po hihiwalay yan. Okay. Kasama ang sampu utos. So, question ko, yung sampu utos, saan sa bukaan? Ito ni Tutatan yung pinaliwanag. Sampu utos sa akin? Labo yung ano mo, audio mo. Labo. Yung sa sampung utos na sabi mo kasama sa saan na bakit yung binibigay yan? Binigay, yung lang, ano, tinanong, muna, tinanong siya ng ano eh, nung binata na mayaman, di ba? Magbigay ng kata. Nasa materyo yun, Edgar. Okay, tulungan kita, sige, sa tinutunan. Alam mo yun, at ka lang ah. Open kayo ngayon ko. Yung Mateo basta yung ang ano niya ang context no yung tinatanong siya ng binata kung anong kautusan ng ano magpasok sa kanya sa karyan lang ah sige ito ba sa sulat sa Matthew 19 ang laki ba ito ay kasapi ani sa generic sa Matthew 16. Last 2 minutes. Pakiulit niya ang labo ng ano? Ang dating ng audio, dating ng audio. Granted, pakisagot lang sa 15 minutes. Mateo 23:23. Sabi dito, pitan ko sa dos. Na nagsasabi, ito, kausap na ito mga talaga, sa uno. Na nagsasabi, nagsisiyo po mga iskriba at mga pariseo sa luklukan ni Moises, no? Yung luklukan ni Moises, binabasa nila doon yung Torah, no? Lahat nga ng mga bagay na inyong sa inyong inyoy kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapot huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. So ipinagagawa niya lahat ng mga kautusan nandun sa kautusan ni Moises. Kasi yun yung hindi sinusunod o ginagawa ng mga Pariseo, ng mga Hudyo. Time's up. Okay. So yun po yung 10 minutes cross-examination ng negative sa affirmative side. Muli po mga kababayan, kayo po ay nakasubaybay sa Debaters Convention Official. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Bilang paalala sa mga gustong sumali sa ganitong gawain, mag-join lamang po kayo, mag-comment sa aming Facebook sa Debaters Convention Group.
Open po ang aming programa sa lahat ng mga naghahangad na may bahagi ang kanilang pinaniniwalaan, biblical believers ka man o hindi. Nais ko lang pong ulitin na yung paksang kanilang pinag-uusapan ay patutunayan ko ni kapatid na Rinero ng kautusan ng Israel na binigay sa iglesia. Sa ilang ay ang kautusang pinagtibay ni Kristo sa iglesia patay sa Mateo 16:18. Ngayon naman, dadako tayo sa negative side. Okay. 15 minutes. Timer? Ready na, timer? For the negative side, presentation will start at 7:13 to 7:28. Timer starts now. Hello. Rinig ba ko, Rene Malinawa? Sige lang. Pwede na yan. Sige po. So, okay. Ah. Yan, okay. Sa mga kaibigan, kapatid at sa mga lahat ng nanonood sa Maginoo Talakayan ito, magandang gabi po sa ating lahat. At nandito po tayo para ipatayo po yung ating side naman bilang negative sa proposition na pinatunayan ng ating kara. Natunayan niya noong kausa na yung Christos ay matunayan na yung binigay na kautunayan lang hindi naman po nagtibay ni Kristo. Bakit po? Kung ang mga kaibigan, ano ba yung kautusan ibinigay ng Diyos sa mga Israelita doon sa ilang? So, sa walang tutol po mga kaibigan, yun po yung sampung utos. Mababasa po natin mga kaibigan, unang-unang dito po sa aklat ng Exodo 34:1-2, no? At saka sa 28, ito yung sabi. And the Lord said that Moses healed the two tables of stone like unto the first, and I will write upon these tables the words that were in the first tables, which thou breakest, and be ready in the morning, and come up in the morning unto Mount Sinai, and present thyself there to me in the top of the mount. So yun po, naakyat po ng Panginoon si Moses doon sa ibabaw ng bundok ng Sinai. At pagkakos 28, ito po yung sabi. And he was there 40 days and 40 nights. He did neither eat bread nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the Ten Commandments. So yun po mga kaibigan, yun po yung kautusan na binigay ng Diyos Israel doon sa wilderness, no, ng Sinai at Abukin. Na yun po yung kautusan o yung tipan na naging, yung tipan na naging matandang tipan pagdating po rito sa bagong tipan. So ngayon po, bakit ko nasabi na ang matandang tipan o ang kautusan ng Diyos doon sa ilang, hindi ito pinatibay ng Kristo. Mga kaibigan, ang pinitili po ni Kristo sa bagong tipan ang babasahin ito po sa aklat ng Lucas sa 22 sa 20 po ang sabi. Let us also the cup after supper say this cup is the New Testament in my blood which is shed for you. Kaibigan ay gumawa ng pag-ibang at hindi po niya wala po tayong mababasa gaya ng titon sa pinagalina kanina wala po mababasa na yung tipan yung nagawa ng Diyos sa mga Israelita inactivate Kristo kasi gumawa po si Kristo ng panibagong tipan. So yung panibagong tipan mga kaibigan po ang kanyang ay yung nabasa natin dito sa aklat ng mga Hebreo. Dito po mga sa aklat ng Hebreo, sa 9, ito po ang sabi sa 16 at sa 7, ito yung sabi. So where a testament is must solve this is the death of the testator. Or for a testament is of course after men are dead and worse is it is most at all. What a testator is yung statement po mga kaibigan, yung unang ng Kristo, yung dugo po, no? Gaya ng sa mga, yung dugo po ng mga beast, yung mga, mga yuk, no? Yun po nakapagpapatipit sa pagdang tipan. So dito naman po sa pagdang tipan, ang pinagbay ni Kristo, hindi po yung
nagtipa po yung unang paginwa ng mga magulang o mga salita na nagsinay. Hindi, itong panibago, gumutik po ng panibagong tipan, panibagong tipan na yan, nagtipay ang kanyo. So, may po yan mga kaibigan. So, ngayon po mga kaibigan, ano ang nangyari sa handang tipan na usahan? Na ang tipan na yun ay luma pag nanggang bay ni Kristo. Basta natin mga kaibigan, dupo sa aklang heron na tinutulang kanina, eh, ito po ang linaw na pagkasabi ng kaibigan. Dito sa 8-13 ng Hebrew na pinto sa sinasabi niya ang sasalitang Diyos. Isang bagong tipan, ilinuwa niya ang una, dapat ang nagiging luma ay makapit ng lukis. So yung una tipan na kaibigan na merong nating pangawa, yung una, nagiging luma o linuma niya kasi merong bagong lumatid. So mga kaibigan natin, yun yung kanyang pinag-ibay ayon sa binasa natin ni Bukas at saka sa Brunei. No? Yun, yung luma, tumatada at malapit ng lumipas. Pag malapit ng lumipas, hindi po pinag-ibay yun. Eh, wala nang kapagayan ng pagtipo ng panipangan na binigay o ng ating Panginoong Kristo. Ngayon po, bakit ito? No? Ang tipa ito, ng ipas, ano ang pangilan? Ito ang pagbasa natin, kaibigan, ito sa aklat ng Pedro pa rin, sa sulat ni Pablo, sa kanya kahit pagkakasalan ng Israelita. Ito po ang sabi mga kaibigan sa Hebrew, no? Chapter 7, verse 18, ito po ang ilan. Sa pagkat na awi ang unang utos, ayun po, malinaw po yan, napakain po, nakatibay, hindi, napawi po, ang unang utos, ano ang unang utos? Yung binigay po sa ilang sinayin ng bukit sa bundok, sa ibabaw ng tore, na? So yung utos na yun, napawi, na? Ayon sa katatid po, napawi ang utos ang dahil, dahil sa kanyang pinaan, walang kapakanan. Kautosan, walang anumang nasakdal kay papas na isang kaasal lalo madaling nasa pamamagitan naman ito ay nagsisigit tayo sa Diyos. So, kung yung natatid pa mga kaibigan ay naging luna siya at pinawin siya ang ilan sa binasa natin is ito'y mahina. Ha? Huh? Ang bagong ang napawi, bakit hindi kasi may kainaan dito ayon sa talata ng binasa. So, dyan po mga kaibigan, kita po na pagtindi po na ito ng ating kaibigan natin sa hindi po pinag-ibay na no? Wala ang litra na mababasa na pinag-ibay Kristo no? Sa iglesia o mga siya ang matandahan yung post na binigay ng Diyos sa ilang sakit po na no, sa bundok. Kasi yung yun pong kautosan na sa bundok, eh, may bahan po yun ang mabuti. Noon po sabi mga iba niya sa Pablo, ito po sa mga bundok. Ito po sa rest, ito po sa ang sabi, aspeto yung mga yaman na hayag na isulat ni Kristo na pinangasisiuin na pinangasiwaan namin hindi isulat ng tita hindi espiritu sa buhay hindi sa mga atas ng hindi sa mga kapiyas pusong man no? na kami naman ay nagpapaging sa na mga ministro sa pag-ibig. Ang mga pulpo, pag-ministro na ang pagpapatid nila sa tipan, ay ang sabagay na hindi po yung matandang tipan.
No? Bakit hindi ng titik, hindi ng espiritu sa pagkakangitik at mabay sa pagkakangitik ay nagbigay buhay. Ngunit kung ang siwa ng matay na suwa at uukit sa mga bata, ito yung sa pagkakos na pagkita ng dating Diyos na kanyang ibigay sa mga sa ilila. Ang galing na kalimatian doon sa bukit o sa bundok, naging luwalhati yung kanyang mukha. Ano pa ang mga anak ni Israel ay hindi makatik sa mukha ni Moses dahil sa kaluwalhatiang kanyang mukha na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Malinaw yan mga kaibigan. Yung kaluwalhatiang pala no, na ng kautosan na binigay doon sa ilang sa bukit po o sa bundok ng Sinai, meron palang kalipasan. Bakit po? Kasi po, meron akong panibagutan na gawa ang ating Panginoong Hesus Kristo. At sa titan po yan, yan po ang kanyang pinagtibay. Kaya mga kaibigan, ito ang sabi ng ating Apostol Pedro sa kanyang sulat doon sa unang Pedro 5 at saka sa 12. Ito po ang kanyang sabi. Sa pamamagitan ni Silvano, dapat natin kati ayon sa aking palagay na sa kanya ay sinulatan ko kayo na nang maiksi na aking inaaral at sinasabihan na ito ang tunay na biyaya ng Diyos, magsitibay kayo dito. Ano po ang sabi mga kaibigan ayon sa talata nating binasa? Sa biyaya tayo dapat magsitibay kasi yan po ang utusan ni Kristo na kung saan yan tayo naligtas. Efeso 2:10 sabi mga kaibigan. Last 2 minutes na ako. Ito ang sabi mga kaibigan ayon sa Pablo sa mga Efeso. Ito ang sabi. 2:8 pa. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Yan po. Sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So yung pinagtibay mga kaibigan, nakaupo sa testament na binigay ng Diyos sa Iglesia ay ang bagong tipan, hindi po yung kautusan na binigay sa ilang, kasi po ang kautusan na yun para lamang yun sa mga ano anak ni Israel. No? Wala pong kasali yung mga hintil na kung saan katulad natin ngayon na wala tayo sa lupain Israel. So yan po ang nakibigan ang maliwana sa lahat ng ating mga sinasabi ngayon. Sana mabigyan niya ito ng taon. No? Ito po mga kaibigan kasi ang ating bigyan ng paliwanag. Sa sikan sa natin, ipapaliwanag po natin yung mga ano po yung kumbaga step by step po ng mga sinasabi na ito sa ating proposition bilang natin. Siguro, Emer, i-wait na lang yung oras ko at ayan natin magtanong yung ating ano, positive. Okay, time's tapos up. Tapos na pa ang oras. So yun po, dun po nasasapos ang 15 minutes presentation ng negative side. Uli po, mga kababayan, kayo po ay nakikinig sa Debaters Convention Official. Tuloy-tuloy lang po tayo. Bilang paalala sa mga gustong sumali sa ganitong gawain, mag-join lamang po kahit mag-comment sa aming Facebook sa Debaters Convention Group. Open po ang aming programa sa lahat ng mga naghanga na may bahagi ang kanilang paniniwala by Biblical Believers ka man o hindi. Pwede ka dito, kapatid. Sa paksa po na kanilang pinag-uusapan, ay pinatutunayan ng affirmative side si Brother Riniero na ang kautusan ng Israel na binigay sa Iglesia sa ilang ay ang kautusang pinagtibay ni Kristo para sa Iglesia batay sa Mateo 16:18. Negative dyan si Brother Benz Montecalvo. So dadako po tayo sa 10 minutes cross examination ng affirmative sa presentation ng negative. Timers, ready na? Shout out muna tayo sa mga viewers sige, natin. Sige, shout out muna tayo. Like, okay, Jose Marie,
Redod Zariska daw, hello. Bong, Brad Bong Kurimau. And this is Brad Alvin. Brad Noel Perfecto. Sina, Brad Alia Daniel. Sis Miguel Arcangel. And Sis Annie Sustin. Good evening sa lahat. Okay, we're going to have the 10 minutes cross-examination by the affirmative that will start at 7:29 till 7:39. Timer starts now. Okay, maraming salamat po, timer. Mr. Miss Timer. Okay po, ito po una kong tanong. Ginamit mo yung peso, dos otros, a unong pedro, cinco doce. Regarding sa biyaya ng Diyos, tama po ba? Yes, yes. Okay. So, ano po, inatanggap mo ba itong sulat ni Pablo sa Roma 3:31? Ayun, namasayin din. Tanggap ko rin yun kasi nakasulat lagi yan. Tanggap. Tanggap mo ha? Bakahin ko po. Okay. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi niya rito, huwag na wang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Tanggap mo po ba yan? Yes po, tanggap po. Okay, so pinagtitibay, salamat sa sagot. Okay, so ito po sa... ginamit ko naman yung ikalawang Korinto, 3:3 hanggang 7. Tama? At sinabi yes. mo... At sinabi mo sa conclusion mo, lumilipas ang kautusan. Tama? Tinatanggap yun sa nakasulat. Ayun sa nakasulat. Sabi mo yan. Okay. Dito sa 7 po tayo. Dito sa 7 po tayo. Ano rito ang lumilipas? Yung mukhani, yung lulapian ng mukha o yung kautusan? Yung lulapian ng kautusan. Pero po ba tayo mababasa rito sa sheet na luwalhatian ng kautusan? Letra or letra? Saan na rin? Hindi, sagot ka muna. Meron o wala? Sa diwa, meron. Letra or letra, wala. Letra or letra, tinatanong ko. Meron pa si diwa, pwede mong in-input yun. Sinagot nga kita. Sa letra or letra, meron. Mr. Moderator, okay, ano nga po? Kategorika ko, tanong ko, no? Tinatanong ko po kung meron po ang nakasulat doon sa Kalorinto Tashike, letra por letra, hindi po natin kung diwa, letra por letra nakasulat doon, lumilipas ang kaluwalhatian ng ang una yung kautosan, pangalawa na yung mukha ni Moises kasi para ang mukha ni Moises naging maluwalhati lang yung sa silag na doon kautosan. Alam niyo po ba istorya okay. Bakit siya bakit naging lumaluwalhati yung mukha ni Moises? Alam mo po ba ang dahilan? Dahil ba doon sa kautosan o dahil sa pakipag-usap niya sa Diyos? Isa po yung pakipag-usap niya sa Diyos. Pakibigay nga po yung talata doon sa ano ha, may nangyari doon sa Sinai, sa bundok Sinai. Kung totoo na yun. Ano po kay Bato, kakadigay ba yung talata? Oo, kakadigay ba yung talata? Kay Basa.
Yan, buksan natin yung buong talata. Maaba yun. Hindi, kahit lang yung part na ano, yung sinabi din na ano, nagkaroon natin walang yung mukha niya dahil sa kautosan. Ay, kaya nga sila gusto. Hindi, ito po. Ito, yung mga main na. Pinapapala ko mo. Brad, pakihan mo nga po yung ano. Sabi ko, mag, oh, ibigay niya yung talata ako. Kasi marap yung wrong fight, puro yan, presumption. Ang hinahanap ng affirmative is yung talata. Describe mo lang yung talata kung anong mga chapter tsaka verse. Yan ang hinahanap. Ito nga po yung sa mga alam ko rin po tres. Hindi, bigyan natin sa pasagutin naman natin kasi 20 seconds naman yung negative sa tanong. Okay? Okay, ulit ang tanong, Bradero. Okay, buko rito sa binigay niyang ano, talata sa Corinto 3. Alam ko rin to 3-7. Buod yan ha, hindi ko ito sabi, no? Ano po dun sa nagpangyari sa may talata, magbigay siya dun sa sulat ni Pakni, ano, ni Moises. Na yung pagluwalhati ng mukha ni Moises ay dahilan niya yung 10 utos o yung ano, dahil sa utos. Nagbigay siya ng talata. Hindi, mababa. Talata kailangan ko. Tapos saka natin tingnan kung totoo nga yung sinasabi mo. Yun lang yung ito pang utos niya ng rito. Kasi kung mapasahin natin ito, kung nasa po ikalaw rin sa sekretary po yung nasulat doon kahit sa sekretary ito yung sabi ngunit kung panangasin yung kamatayan sabi niyan, Anong tama magtanong kasi Exodus 34:35 Mabasa ako? Pakibasa po, gusto ko ikaw mismo magmabasa. At nakita ng Israel ang Moises simulat ang mukha ng Moises primonag at nilalay uti ng Moises ang lambong nagpapawar ng mukha hanggang kaya ay makapas na magpagsalita sa Diyos. Ano ba dyan? Yung pagliwanag po ng mukha niya dyan, dahil ba ng ano, dahil sa autosan? Tatanggol na po. Puntahan mo yung 29. Last 2 minutes. At nangyari, bumagas mo yun sa bundok, nag-deny, nalalapis na bundok, bato, nakapaya. Nung bumagas sa bundok, hindi nalalimis, yung balat na ganyan mo, yung liwanag dahil sa pag-iusap niya sa Diyos. Oh, dahil sa pag-iusap niya sa Diyos, tinatagap mo po ba yan? Kaya nang sasabot ko kayo na isa yan, nag-deny, nag-deny ng mukha. Hindi mo matutunan.
Ayaw mong tanggapin niyang ano eh, dahil sa pakipag-usap. Okay, sabi mo dito, ano, sa 8-13, every 8-13. Basahin ko ah, doon pa sinabi niya, isang bago. Ito po sa Hebreo po ba yung tipan nakalagay o wala? Sa original words. Yung tipan. Wala na ako. Ang original yung kapit. Hindi na muna lang yung ano. Yung may... Meron ko ba na... Meron ko ba yung original o na? Alam mo ba? Meron ko wala. So, original lang original sa Biblia kung meron. Sige, kung hindi mo alam, no? Ito po yung sinasabi dito, no? Data po ang magiging luma. Ito nga, binabasa ko dito yung tanong ko eh. Nagiging luma at matanda ay malapit ng lumipas. Lumipas na po ba o hindi pa? Nung lumipas na siya, hindi pa? Yung sinulat ni Pablo? Malapit na po, lapit. Hindi malapit na lumipas. Malapit na. Nasaan na si Kristo nang isinulat ito, Brad? Nasaan na si Kristo? Nasa langit na siya. Sa langit, ilang taon na nasa langit siya mula nung isulat to? Hindi ko alam. Kasi ito ang garaan niya. Ito ang garaan. Okay, so... Okay, time stop. Time stop. Time stop. Okay, doon na natatapos yung 10 minutes na cross-examination ng permitting sa negative side. Muli po mga kababayan, kayo pinakikinig sa Debaters Convention Official. Tuloy-tuloy lamang po tayo. At bilang pala sa mga gustong sumali sa ganitong gawain, tuloy lamang po kayo mag-comment sa aming Facebook sa Debaters Convention Group. Open po kami sa naghahangad na may bahagi ang kanilang paniniwala at biblical believers kaman. Hindi po yung ito kapatid. So, sa pag-aaraw ito, tayo ay pupunta sa rebuttal, 15 minutes rebuttal ng affirmative side. Timer. Okay, shout-out muna tayo sa new partners kay Danilo Mandantes and to Pedro Guzman. Okay, so we're heading to 15 minutes rebuttal by the affirmative. We'll start at 7:41 till 7:56. Timer starts now. Ay, maraming salamat ulit. So, napakinggan niyo naman yung mga paraan ng pagsagot niya sa akin. Puro assumption. No? Implied. No? Diwa. Eh, pero wala naman. Nabasa ko sa niya. Kasample lang. Yung tungkol sa pagliwatid ng mukha. No? Isininit niya ng kausan yun. Pinabasa ko sa kanya sa Exodus. Wala naman siya makita na ano doon. Dahil ang liyon nakasulat doon. No? Balot ng mukha ni Moises sa Exodus 4:29 ay nagliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. Hindi dahil doon sa katapis na po to, sa kautosan na isinulat doon sa katapis na po. Wala po nakasulat na ganun. So, ini-insert niya yung kanyang thinking, no? Para mailitaw. Yung kautosan, ang kaluhal natin ng kautosan, wala nang po tinutuwi dito sa basahin nyo yan. Exodus 4:29, mag-start kayo yan hanggang 35. Walang tinutukoy na yung kalawalatian doon, yung tapis ng mato, wala doon. Hindi yun yung lumuluhati. Yung mukha lang ni Moses ang maluwalhati doon sa, ano yun, sa tempo na yun. Kaya, mali kagad. Nakita po natin, implied kagad, no? Kaya nga, sabi nga rito, sabi ko nga, sabi sa Acts 25:10, lahat ng landas ni Yahweh ay kagandahang loob at katotohanan. Yung mga gayon na nag-iingat kaniyang tipan. At kanyang mga patutuo. Sabi sa awit na 89:34, ang tipan ko'y hindi ko sisirain. Akin bang babaguhin ang mga bagay na lubas sa aking labi. Pero ang ini-imply nito na ating iba yun dahil sa mga natutunan niyang aral sa kanyang pinanggaling ng mga iglesia. Kaya kahit nag-finance na siya, pero dala-dala pa rin yung mga aral na yun. Mga, ano, mga likong aral, no? Sinsay. O bakit? Iingay niya kasi sisingin sa thinking, no? Sabi dito, napakalino pagkakakilala sa atin ng banal na kasulatan kung anong klaseng karakter at attributes ng Elohim ng Israel. Inisa-isa po yan lahat, no? Hindi nagsisinungaling, hindi siya nagbabago ng isip.
hindi siya katulad ng tao eh. Makanibuguin at mauwain. Ang kanyang salita ay mamamalag magkakailanman. Ay may kakailanman o wala. Ganun buhay yung salita ng Diyos. Hindi siya sumisira sa tipan. Ano ba naman klaseng ano yun? Kung i-impide mo lang yung mga thinking na gusto mong ito dahil parang may kaya nga mga presumptions o preconceived ideas ng mga mangaral na nagtuturo na sinira, inalis at binago ng Elohim ang kanyang Torah o kutosan isang kapangasan at pagsisinsay lamang sa katotohanan. Ito ay nahuhulog sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi dito sa unang Samuel 15:23, ulitin ko po, no? Ang pagsuway sa kanya, ay kasinsama ng pangungulam sa kanya, ibig sabihin sa Diyos, no? Ang pagtuwa sa Diyos ay kasinsama ng pangungulam at pagpapalagay o pagpapaano, yung presumption at sa Hebrew tulad ng pagsamba sa Diyos. O saan, Brad? Hindi ka ba kinikibutan sa masisaan mo? Inukontra mo yung kautusan ng Diyos na galing ito sa bunganga niya. Ano? Sa pagdita ng Diyos, sinira niya. Wala pong letra eh. No? Impid lang po yan. Sabi dito sa Matthew 17, no? Huwag ninyong akalain. Sumali yung akala, no? Pagkaakala. Na parito ako ipawalang bisa ang kautusan at mga propeta. Na parito ako hindi upang ipali, ano? Pawalang bisa mayon, kundi upang tuparin at ipangal. Yung po yung talagang literal meaning ng klero. Fully preach. Fulfill. Oh. So, puntahan natin yung talagang topic namin dito. Tinapatunayan rito na pinag-ibig ng kautusan ni Kristo. Yung po yung kautusan ng aral na buhay na tinuturo siya sa Gawa 7:38. Ibinigay sa atin, sabi ni, ano, ni Esteban, na puspus ng Espiritu, hindi man yung magsisimaling yung Espiritu na nasa kanya. Espiritu ng katotohanan yun, hindi ka tiningalingan. No? Sabi sa Amos 3:8, tunay na si Yahweh Elohim ay yung gagawin kung di kanyang ihahayag ang kanyang nililing kanyang mga lingkod ng mga propeta. Okay? Sabi po rito. Sorry. Hello? So sabi mo sa ano, no? Sa Hosea. Ang aking bayan, paano nasira ang bayan ng Diyos, no? Bakit nabuwal? Bakit itinak nila ang Diyos? Ito po ang dahilan. Hosea 4:6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay takwil ng kaalaman, akin namang natakwil ka upang ikaw ay huwag maging serdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan, Tora, ang iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga sinabi niya sa kanyang bayan mismo dahil nga nagsalabo sila eh, kung malaban sila or hindi sinundin yung kanyang kautusan. Sabi sa Jeremiah 3:8, ito yung katunayan na dinivorce at aking nakita ang dahilan dito sa pangangalo niya ng tumalikod ng Israel. Akin siyang pinalayas at binigyan ko siya ng sulat ng pag-iwali. Okay, divorce. Ito, no? Ganyan may hindi ako tantaksil niyang kapatid ng Huda, ito yung sama ni Huda. Kundi siya man ay yungaon at nagpatutot. Ito, hinula na ka ng Yahweh Elohim. Sa Deuteronomy 31:16, sabi nito. At sinabi ni Yahweh kay Moises na ito, ikaw ay matutulog na sa kasama ng iyong mga magulang. Ang bayang ito, ang tinuturo niya Israel, ano? Na inabas sa Egypto, ito ibabangon at sasamba sa kakaibang mga Diyos sa lupain na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila. At ako'y pababayaan nila at sisirain ng aking tipan na aking pinagkatipan, no? Pinagkatipan sa kanila. Ito ko yung direct ng tinutukoy ng Diyos sa Jeremiah 33. Sapagkat ako'y isawa nila, sinira nila ang aking tipan, no? Hindi yung Diyos ang sisira ng kanyang tipan. Kumbaga, pinagbibintangan mo, Brad, no, yung Diyos mismo na gumawa ng tipan, na siya mismo rin ang sisira ng tipan niya. No? Sabi dito sa Isaiah 8:20, sa kautusan, o Tora, at sa patutuo, yun po siyang utos, at hindi sila magsasalita ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanya. No? Dilapin.
Sabi sa Gawa 7:37, ito yung Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel. No? Palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko. Si Moises nagsasabi ito, mula sa inyong mga kapatid. Ano sabi? Sisirain ba niya? Yung sasagawin niya? Hindi. Sabi sa 38, ito yung naroon sa iglesia sa inyong nasangat mga nangin o mensahero na nasalita sa kanya sa bundok ini. At kasama ang ating magulang, o si ano yan, si Eva nagsasalita rin ito, na siya nagsitanggap maaral na buhay. Pagkain mo maaral na buhay, sisirain niya upang ibigay sa atin. Sinasabi niya yan, ang Kristo, doon na kakit na sa kanan na ng luklukan ng Diyos. No? Sa luklukan sa kanan ng Diyos. Sinasabi niya pa, upang ibigay sa atin. Eh kung talaga sinira niya ito, wala na, sana hindi niya na sinabi na upang ibigay sa atin. Ano ba naman klaseng logic ang pinapahirang ngayon na ating kaibayo? No? Kumbaga, yun nga, presumption kasi, haka-haka. No? Kaninong salita at utos ba ang sinasalita ng Isaiah? Juan 1:16, sinagot na nila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Sabi sa 1:12:49, sapagkat ako hindi nasasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Kasi ang bigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Hindi ba naman yung sasalitain niya kontra doon sa mga nasabi na mga mabubuting aral? No? Doon sa sinay na lang, mapuhili, huwag kang mapatay, huwag kang mga ngalun niya. Ang gagawa ng dos Diyosan, huwag mong sasambin, no? Huwag mong paglilingkuran, huwag kang pag-iimbot. Puro mabubuting aral yun, mga aral na buhay po yun. Pero pinapalitaw ng ating kaibayo, wala na, hindi maganda yan. No? Lipas na yan. Ito na ang gusto kong utos na gagawin ko. Utos ng tao. At ang sumpa, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong dini. Langit at lupa po ang saksi yan. So, yung langit at lupa na yung saksi na yan hanggang ngayon, existing pa rin. Kata sa'yo. Bakit sa kuyo ko, paki-off lang po muna yung mic para hindi naman po mabala yung nagsasalita. Salamat po. Continue. Ilang minuto pa, timer. Three minutes to go. Three minutes. Okay, balikan po natin yung sinabi ng Panginoon ni Jesus sa Mateo 5:17. Ito kasi minsan nagkakaroon ng maling konsepto eh. Yung salitang ganapin, no? Huwag ninyong isipin nga pinapalit ko upang sirain ang kautosan o ang mga propeta. Dalawa po ito, ang sirain, hindi sisirain ang kautosan at ang mga sulat ng mga propeta. No? Yan yung po yung tinatawag ngayon na tanak or nung time niya, tanak. No? Ang sulat ng propeta, nandun na yung awit, pati yung sulat ng mga propeta, saka yung kautosan, yung Torah. Ako yung pa rito,
hindi upang sirain, kundi upang terror, yun yung pong Greek na ginamit doon. Ang nakalagay po dyan talaga, fully preached, saka fulfill. Ito po yung example ng fulfill, no? Sabi rito sa Colossians 1:25. Ito po yung sinasabi, na ako ginawang minister nito, si Pablo po nasasalita na ito, ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag. Ito maipahayag nito, titignan nyo yung dito, klero, no? Ang salita ng Diyos. So yung salita ng Diyos na yun, lumipas na. Naganap na kasi ganap ng Kristo. Ibig sabihin, ito rin. Hindi na natin ganapin, mali. No? Sabi naman dito sa ano, yung isang, ano niya, example ko po, yung fully preached. Sa Roma 15:19, sabi dito, Pablo rin. In the power of the signs and wonders, in the power of God's Spirit, so that from Jerusalem and around as far as to Illyricum, no, I have fully preached, pero the good news of Christ, ano, sa Roma 15:19, no, ay aking ipapangaral na lubos. So ang talagang context nitong ano, pangaral eh. Yung Matthew 5:17, itutuloy-tuloy nyo lang yun. Sabi nga kung ang maturo, no? Sa pinakamaliit na ano, tapos pagiging kalit-liitan sa ano, ang hindi gumanap. Eh, di ba? Pangaral yun eh. So, tamang context nun, ang dapat na isalin dun, fully preached. Tama, naglapin niya. Meron siya kasi mga hula doon sa Torah, saka sa mga sulat ng ano, na kaya niyang ganapin. Pero, kasama doon ituturo naman niya yung mga mabubuting aral. Yung isinasabi sa Gawa 7:8. Hindi lang yung katotohanan sa propeta para sa kanya lang sa ilang hindi. Mali po ko sa ano yun. Pag-iisip yun. No? At di ba niya talaga na sabi dito ni ano ni San Stefan sa 7:1. Yung matitigas ang ulo, sabi niya doon sa kausap niya, mga kausap niya. At dituli ang puso mga itanga. Kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Ang ginawa ninyo mga magulang ay gayon din ang damay na nagawa ninyo. Time's up. Okay, so yun, doon na tapos ang rebuttal side ng affirmative. Okay. Muli po mga kababayan, kayo po ay nakikinig sa Debaters Convention Official. Tuloy-tuloy tayo. At bilang paalala sa mga gustong sumali sa ganitong lumain, join lamang po kayo sa aming Facebook, sa Debaters Convention Group. Open po ang aming programa sa lahat ng mga nag-aangad, may bahagi ang kanilang paniniwala, biblical believers naman, o hindi, pwede ka dito kapatid. Nais ko lang ulitin yung pag-uusapan nila, ano mga kaubayan? Natutunayan ko, na-affirmative ng kutusan ng Israel na binigay sa Iglesia sa inyo, ay ang kautusan pinagtibay ni Kristo sa iglesia, para sa iglesia. Mati sa Matthew 6:8. Affirmative po niya si Father Himnero at negative naman si kapatid na Vince Montigalbo. So, tala ko tayo sa 10 minutes across examination. Timers, ready na? Okay, 10 minutes cross examination. By the negative, we'll start at 7:57 till 8:07. Timer starts now. So, some sinasabi mo na Nero, reading plano ko, yung affirmative, na ginagpanggupin sa sikas mo na ito, ibigay mo sa akin na napatunay na yung sa binigay ng Diyos lang yun yung pinagbibigay ni Kristo yun sa Diyos na hindi na Iglesia. Ayun kayo. Saan mo na kong sa'yo? Sa 5:17. Sa 5:17, Brad, hindi niya hindi ipapawalang bisa ang kautosan pero ipapangaral niya at gaganapin niya. Sabi. Okay. Next question ko sa Diyan. Yung ang kautosan natin yung tungkol ni Kristo kanya gagawin ay tumutukoy sa pagkakulan. Ito, parang tinutukoy dito, no? Buo na yan, lahat na. Isang pong utos, nandun na eh. Hindi na pagdalari yung kanan ng Diyos. No? Hindi niya ituturo na sumama sa Diyos o kaya no, gumawa ng Diyos-Diyos. Hindi niya nagturo ganun.
Ginanap yun. Pwede. Pitagot mo na ng mga bago pagkiwala ng tag. Okay. Granted. Pakiulit ng tanong. Brand Beans. Tapos bigyan natin ng 20 seconds na lang kasagot si Kapanood. Pakiulit yung tanong. Instruction yun yung pangutos. Huwag mo. No? Atalahanin mo. Instruction yun eh. Yun yung tutok rin. So, sa iglesia, hindi ba yung ang buong usan? Kasi nabi mo sa pating iglesia. Ano? Saan? Lahat ng kausap niya dyan, meron mga iba nakikinig sa kanya lang, pero ibang mga alagad dyan. Sumagot lang na masyadong sinong marasin. Ang mga pinakausap niya ni Iglesia. Okay. Sa mga pagkakamagad, ha? Hindi ba mali na? Kapatakal mo sila sa iyo. Ang chapter na kasulat yung tayo na ang tayo na iglesia. Sabi mo, Matthew 5, na tayo na iglesia. O, iglesia na ang sinedo. Ito na ko, saan ano na kasulat yung pagtatayo na iglesia? Yung pagtatayo na sa 1618. Okay. Ito lang sabi mo na nandun na iglesia na ang iglesia sa Matthew 5 kasi iglesia yung kausap niya. Kung nagsisimula na siya mag-ano nun, mag-convert na kinakawag ng lahat ng mga tupa niya. Binabautismo na niya. Sumulot ka lang na saan. Oo, kasama na yan. Kahit na pinabi niya yun sa 16 pa lang. Ewan ba yun kasi. Sumulot na yung kakawag ng babautismo niya. Inumpisa niyo yung mga tinawag niya, puro mga puso. Inumpisa tayo. Yung sagot, wala ka namang binibigay sa akin na tignan na eh. Oo. Kapit natin yung side comments habang sumasagot yung tinatanong. Nakatatay mo na, kapatid, si Grace na muna. Patapusin muna natin yung sagot na meron na makita yung 20 seconds. Tapos, pagka nag 20 seconds na, sasabihin ko next question. Okay, pa sa'yo yan, nag-bid. Sige. Tuloy tayo. Anong minuto pa, Sister Grace? 4 minutes. Okay, sige. 4 minutes. 4 minutes pa. Okay, continue. Sa mga pagpapit ng nag-video ito, Ren, sabi mo kanina ang buko sa Kristo dito na niyang gagnap. Paano ba ang pangalan ng Kristo ang buko sa buong kapabay na? Ito time.
wala. Puputol ka, ano, bro, Ben, medyo dandahanin mo ng konti. Ano? Ayan, nawala siya mula. Kasi siya mula, pasok na lang siya ulit. So, shoutout pula sa mga nakikinig sa atin dyan sa Debitors Convention, mga kababayan. Kayo ay nakikinig dito sa Debitors Convention Official. Ituloy po tayo. Okay. So, nandito na ba si... medyo okay na. Ayan, yan. Sige. Hello. And we still have 3 minutes left. Okay. Oh, 3 minutes left. Ano yung sabihin niyo? Sige po. Tutulungan ba? Okay na po ba? Medyo okay, okay na yan. Medyo okay na. Sige, continue, continue. Some thing position also pero tinutukoy ba yung tunat niya ganyan na yung tumukoy ba sa kabuuan o utusan? Oo, hindi. Oo, oh, kasi nga ituturo niya, hindi niya naman hanapin lang. Ituturo niya, ipilip po ko, yung pinapalipan ng kubrad na hinig ka. Pero oo, hindi niya kapagitan ng sample doon sa loob sa kasano. Next question, next question. Okay, so, next question. Okay. Next question ko, sa kung ano ba si Kripo sa kanyang kabuuan ng kapitan? Oo, tinutupad niya. Hindi kung siya nangalo niya. Hindi siya sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi siya nag-nakim. No? Nag-sabat siya. No? Nag-ano siya, lahat yun, ginanap niya. Next question, next question. Next question po. Ayon na katulad sa Juan 5 distrito na kaya ikot po sa ayon ngayon. Hindi ako sakaan dyan. Kung para sa'yo, mali. Mali kasi yan po yung ano, yung bintang kumakalaban sa kanya doon ng mga hudyo. Yung inisip na nabintang ko. Saan mo babasa na bintang ko? Miss po kasi yun nangyari. Di ba? Dahil doon. Basta yun mga kung may mabasa kong bintang na kaso. Ay na nga yung ano, yung context niya, Brad. Basahin na lang. Kasi parang siya. Hindi ko. So, ano na siya? Ang bintang ko, Juan. Hindi, sulat niya dahilan kung bakit siya pinuli. So, mag-ano kung pa Last question. Okay, ang last question. So, doon natin tapos yung 10 minutes plus examination ng negative affirmative sa kanyang ribata. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa Debitors Convention Official. At bilang paalala sa mga gusto sumali sa ganitong gawain, mabiyon lamang po kayo sa aking Facebook page, Debitors Convention Group. Open po ang aming programa sa lahat ng mga nagahangad na ibahagi at nilang paniwala, pwede ka delivers naman o hindi. Pwede ka dito, kapatid. So, dako tayo sa 15 minutes na rebuttal ng negative. Okay. It will start at 8:08 till 8:23. Timer starts now. So, dami pong salamat sa mga kinig na nanonood ng ito. Eh, no, ang kapayapaan gusto ito matin mo.
So, kayo na mga kaibigan, narinig mo ang kayong apuhay, abilitip. Sa tanong niya, mga kaibigan, iwan na siyang sa akin, no? Sa kasa namin na ito, hindi kaya kautosan sa sinay, yun na ay pinag-ibig ni Kristo sa Iglesia sa 2018. No? Sa tanong hindi niya kaibigan, sa tanong ko lang ang Iglesia, kasi ang inako, sa sinang ayun na pinag-ibig ni Kristo, ang Diyos sa ilang, doon sa buhok niya kasi, para sa Iglesia, wala man lang siya kasagot. Ang dami niyang karang ginagawa doon sa matata, hindi natin makikita na kay Kristo ang matatan na binigay doon sa ito. So, medyo, yay. Hindi ko bakit. Hindi naman, medyo, ano na. Sige, continue. Wala, kata-time. Time na. Nawala. Nawala. Kata-time. Nawala siya, no? Nawala siya. Shoutout muna sa mga nakikipagbakulakan dyan sa Dipita Solis. Oo, shoutout mo na. Okay, kay Sir Alvin Tamundo. So, nandiyan pa siya? Pumasok ba? Wala pa. Hello, hello. Narinig na. Ilang minuto na siya, please? Ano ka, Paul? May 12 minutes ka pa. Ayun lang. Patulong ko sa Kung saan ka, ano, saan ka prepared, kapatid. Hindi namin na... Sa ulit, kanya, no? Sa utanong ko sa kanyang stan, iwupusan ko ng kaibigan na input sa ibigin na may malita sa sinay na puno, ipinigin ko. Kaya nung anong ko kanya kay kamisang katay ni kaya pwede po siyang kata kung saan si sabi ayon sa na pinagsabi na guha ko ngayon na yung kautosan ni Ben sa ipag-ibigay sa pag-ibigay. Maliwanag ko mga kaibigan na sa pag-ibigay. So, ayun mga kaibigan, marami siyang sabi niya hindi ko sinabi. Kaya ang gusto kong i-isa-isa. Ako sa bilang negatif ko, wala po akong sinabi na kahit ako na yung kaos na Diyos sa Israel sa naon ng matang dito ay sinira ng Diyos. Hindi lang magsinabing ganun. No? Kaya nangyayabi niya kanina matatakot sa kusan. So, liwa na mga kaibigan na kusan sa kanyang mga sinasabi, iba po siya ibigay na itayo bilang pagkibukas sa ilawa namin. Yung tulad niya ako kanina mga kaibigan, no? Gaya na sinabi ko sa kanya na hindi naman ako tutok na liwanag ang mukha ng Moises sa panahon ng pag-usap sa Diyos. Hindi pa ako tutulad kasi nga po nasulat naman yun. So, sabi ko, lang sinasabi sa tutulad ako,
Pero hindi ko po sinasabi putol ako doon. Yun ang pinaka-source kung bakit ang ibang bilis. Luwanag naman po ng kaibigan ang kasubi sa reset din ang ikalubong. Ipayayan po natin sa pamintindihan ko na katama. Ang sabi mga kaibigan, ngunit kung ang nasiwa ang kamatayan na nasundat at sa mga bato ay nangyaring may maliwanag mga kaibigan na kaupit sa nangyaring may kamatayan at ang mga Israel hindi pagkatili sa Moises dahil sa lumalatian ng kanyang nangyaring ito'y lumilipas. So yan mga kaibigan sa tinutugan no? Na sila sa akin na balik sa akin na tulang ba unang po tulang lahat yun niya no? Nakaanak niya na tinatanong sa akin pwede ko ba yung makaibigan sa mga kaibigan niya ito po sa pati yung din ko kaya na tinanong ko sa kanya na sulat sa mati yung kaibigan sa 17 yung tumutukoy sa utusan na sa utusan na tinukoy ni Kristo na tupapin na lahat ng mga bagay na kasulat sa utusan. Kung ikaw mga kaibigan sa lata ang mga bagay na ginaganapin na kasulat sa utusan at sa mga pita no? Kung kukuhin sa nakasulat na hindi mo tumukoy ang ganapin lahat ng mga bagay na nasa utusan. Singapo, gaya na kanya kanina sa sa 1998, nag-isa po na hindi tinatangan ulit hindi po na hindi tinatangan ni Kristo ng Sabat. Hindi ito po na ayos sa sulat. Because na po na broken na Sabat, hindi nga po ng Sabat. Kung ba tayo na pautusan ng Sabat, talaga nalala Kristo pumagitan ng pagkawa ng mga ginagawa na hindi kapagawin sa panahon sa pagkibigan. So, sa pagkibigan ng pagkibigan, kayo po yung musga sa aming pinagos na Panginoon. Kasi, matatanginig na wala naman po siyang abinday. Sa pero pagkakung ito sa kanya, sa pasta na binawa niya. Kasi po yung abinday ng mga talatay, kung ang ano yung ginawa o hindi niya natutunan yung mga gusto na ginawa gusto na binigyan sa mga Israel sa inag-basage at hindi man po nun naging different kanya ang kanyang position ngayon. So, sa nilang bago mga kaibigan eh, may maging ating sa ating pakipanggungan. Ito mga kaibigan yung 17 na ang sinabi po rin doon ngayon, tumutulog ito sa bagay na nasulat tungkol sa kay Kristo na nasulat sa mga tulusan sa propeta na kung saanin sila yun, yung mga bagay na nasulat tungkol sa kanya ang parito sa lupa ito yung katulad ng kaibigan ito sa lupa po yung tayo sa pagdipado and ipapagod yung sabi ng mga kaibigan at sinabi niya sa kanya ito aking mga salitang sinasabi ko sa inyo ng aking suma sa iba na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na sulat tungkol sa akin sa katulusan ng Moses at mga at sa mga sumunod po ng kaibigan na ang pagtanggala ng gagamit ni Kristo hindi na po palang tukoy sa buong kapon na iutos sa mga Israelita. At hindi yung kausan na yung mga iutos sa mga Israelita para lang sa mga Israelita. Hindi po kasali ang isya kung ang sinatangkal na ayon na sa Matthew 16 verse 8. Hindi po kasali yung ang English po,
sa Iglesia sa ilang yung Iglesia sa ilang po ay ako yung pinangungahan ni Moises sa talang Iglesia sa Matthews ni Iglesia po ay pinangungahan natin yung Iglesia yung Iglesia sa ilang na yung sa pungkos at nakatakip mga kalungkuhan ito kautos naman ang Iglesia ng kautosan ni Iglesia na kanyang ilagay ng kanyang ito sa pagkakita ng yung kautosan ng sila kasi po ang itibos sa kautosan sila yung mga dugo ng mga ayo yung dugo sa bilibay ito sa makapapin kasi yung pagkakumanan din ng mga bila sa ito na patuloy ito po ng kaibigan sa Pablo ito sa Galacia ito sabi niya kung pinatitiba niya yung kausa na ito Galacia po sa distribution yung sabi kung aking muli ito ang sinira sa aking rili ay pinatutunayan ko na ako'y suwahin sapagkat ako sa pagpapatay ng kutusan ay nangyayin sa kutusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ang mga bagay na nasa kautusan, no? Ang kaya di pakaila ang mga kristyano ng Iglesia sa Matthews 16 at sa magitan ng kautusan at tayo yung bigma sa Diyos sa magitan ng kautosan na binawan sa Diyos. Ito yung kaibigan, iwan na kung saan, kung anong ilapay ng kaibigan, kung niya pang kausan, ay pinagun na yan lamang niya sa Diyos. Kaya ganda niya sinastabi ng kautosan. Magpagalikas pa atin. Ha? Kasi yung abin ni dito sa kaibigan, nasa 13 sabi mga kaya hindi na kasi bibigyan ng last na kutan na natin sa matunod ito yung sabi sa 39 sa pamagitan niya yan, ang bawat na malatay ay naaakala sa lahat ng mga bagay nasa ito hindi kayo aaring ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moses. So, yung kautusan ni Moses, mga kaibigan na natanggap, no? Doon sa Sinai, yung sa yun aw para lamang sa buong isyo sa sa